So eto mga sangkay, tingnan po natin itong isang malaking information sakali, no? Nalulusubin ang Pilipinas ng China. So ano ang mangyayari kapag pinaulanan ang Pilipinas ng nuclear? Yan po ang ating aalamin ngayon. So mga sangay, may nakita po tayong video dito, no, na pinaliwanag kung ano ang mangyayari sa Pilipinas sakaling magkakaroon po ng invasion ang China, o kung sakaling magpapalipad na po sila ng nuclear. Siguro naman familiar po tayong lahat mga sangay kung ano po ang nuclear, no? At yan po ay mahigpit na pinagbabawal dahil nga po, nako, sobrang delikado niyan mga sangay. Subalit, nakakalungkot ng isipin, mayroon po ang China ng kagamitan na yan, o pandigma na nuclear. So, sabi nga po ng iba, segundo lang tayo or half day lang po tayo ng China kung sakaling magpapalipad po sila ng nuclear. So, ito mga sangkay, pasok lamang po tayo sa realidad. Ano nga ba ang mangyayari sa Pilipinas sakaling banatan po tayo ng nuclear nitong mga lokolokong Chinese? But anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba, pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, huwag nyo pong kalilimutan na pindutin yung follow. Okay? Follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito mga sangkay, bilisan lang po natin dahil para mas mabilis matapos itong ating vlog. Oh, Luzon kapag tinamaan ng nuclear missile. Tingnan po natin. Ito ay mula po sa Literacy Corner. Alam mo ba ang mga mangyayari kapag sumabog ng isang nuclear missile sa isang syudad? Gaano kaya ito kalakas at gaano kalaki ang magiging pinsala nito? Tingnan natin sa video na ito. So from Literacy Corner. Malamang kapag ikaw ay tinatanong kung gaano kalakas ang isang nuclear missile, ay maiisip mo agad ang nuclear bomb na pinasabog sa Hiroshima, Japan noong World War II. Pero sabi ng mga eksperto, mahigit 100 beses daw na mas malakas ang nuclear missiles ngayon kaysa sa nuclear bomb na pinasabog sa Japan noon. So, ayan, mga sangkay, mas malakas ng sobra. Ano nga ba ang basihan natin kung gaano kalakas ang 100 beses? Para magkaroon tayo ng educated guess, ipagpalagay natin na sa Quezon City, ibabagsak ang nuclear missile kung saan maraming mga tao ang abala sa kani-kanilang pamumuhay. Oh, Diyos mio, Marimar, wag naman po sana. Ipagpalagay natin na isang 800 kiloton na missile na katumbas ng 800,000 tons ng TNT ang ibabagsak. Malamang, ito ay papasabugin mga kalahate o 1 kilometro ang layo sa ibabaw ng target para ma-maximize ang damage. Sa pagsabog nito, ito ay maglilikha ng isang bolang apoy o fireball. Grabe. Na may init na 100 million degrees Celsius. 4 o 5 beses pang mainit ito kaysa sa core o loob ng araw. Grabe. At ito ay aabot hanggang 2 kilometers ang laki. Well, hindi mo naman talaga makikita ang fireball na ito dahil sa sobrang liwanag nito ay mabubulag ka ng ilang oras. But for explanation purposes, amin itong ipinapakita sa video na ito. Ang mga tao, hayop, gusali at mga bagay na nasa loob ng 2 kilometers ay agad-agad mawawala na para bang tubig na ibinuhos sa nagbabagang kahoy. Grabe. O metal. Oo, ganun ito kalakas. Depende na rin sa populasyon ng lugar, maaaring aabot sa mahigit na 100,000 katao ang masasawi sa loob ng 2 kilometers. Grabe, isa pa lamang po yan mga sangkay. Ngayon, sa sobrang init ng bolang apoy, ito ay magsasanhi ng thermal pulse.
Ang thermal pulse ay ang energy na nire-release ng nuclear explosion. Ito yan mga sangga, itong pabilog. Ito ay napakabilis at napakainit at kaya nitong umabot hanggang 11 to 13 kilometers ang pinsala mula sa sentro ng pagsabog. Oh my goodness. Depende na rin sa klase ng nuclear warhead. Kung ating titingnan sa mapa, abot ng thermal pulse ang mga lugar gaya ng Marilao, Rodriguez, Antipolo, Pasig, Makati, Pasay at Manila. My goodness, buong NCR lagpas pa. Ganyan po kalakas. Isa pa lamang po yan mga sangkay. Kaya nga po, pinagbabawal po yan eh. Kaya nga lang mga sangkay, ayun, China mayroon, Amerika mayroon, paano na yan? Russia mayroon, North Korea mayroon, iba pang mga bansa. Lahat ng tinatamaan ng thermal pulse ay masusunog agad-agad. 1 second ay tumatawa ka pa lang, the next second ay nasusunog ka na. Hindi talaga ito ang kulay ng thermal pulse. This is only for visual purposes. Ganda ng pagkagawa eh, no? It's more of transparent, or hindi natin nakikita, pero atin itong nararamdaman. Grabe. Pagkatapos ng thermal pulse, ay susunod naman agad ang shockwave. Oh my goodness. Ang shockwave ay superheated at supercompressed air na mas mabilis pa sa speed of sound. Ang shockwave din na ito ay mas malakas pa kaysa sa bagyo. Lahat ng dadaanan nito hanggang 2 kilometers ay sigurong masasawi. Grabe. Lahat din ng dadaanan nitong infrastruktura ay tiyak na masisira. Oh my gulay. Kahit na ang mga mabibigat na sasakyan ay lilip pa rin ito. Ang mga taong hindi nasawi sa thermal pulse na nasa labas ng 2 km radius mula sa detonation site ay masasawi naman dahil sa pagtilapon ng mga debris dahil sa shockwave. Pagkatapos ng shockwave, mabubuo naman ngayon ang tinatawag nating mushroom cloud na aabot hanggang 18 to 20 kilometers ang taas. Grabe. Depende na rin sa klase ng nuclear bomb. Ngayon ay maaaring baliktad naman ang mangyayari. Depende na rin sa kondisyon ng panahon. Sa pag-akyat ng mushroom cloud, maaari rin itong higupin ang sariwang hangin sa paligid na magsasanhi ng paglala ng sunog na nabuo na sa pagsabog. Ang mga nakaligtas sa pagsabog ay maaari ring masawi dahil dito. Ngayon, dahil sa lakas ng pagsabog, lahat ng mga ospital ay masisira rin. Oh my gulay. Ang ibang nakaligtas ay dahan-dahang masasawi dahil sa mga malubhang injuries sa kanilang katawan. Dahil na rin sa pagkasira ng daan, mahihirapan na ngayong makapasok ang mga rescuers mula sa ibang lugar na hindi naapektuhan. At kahit man may daan, hindi handa ang Pilipinas sa malubhang radiation. Ayun lang. So, maaaring mapabayaan na lamang ang mga nakaligtas hanggang sa dumating ang tulong mula sa ibang bansa. Ngayon, pagkaraan ng ilang araw, gaya ng nangyari sa Japan, ang mushroom cloud na umakyat sa atmosphere ay maaaring magsanhi ng tinatawag nating black rain. Itong ulan na ito ay highly radioactive, kaya ito ay delikado para sa lahat ng tao. Ngunit, hindi pa rito nagtatapos ang lahat dahil sa susunod na mga araw o buwan ay ang epekto naman ng radiation ngayon ang magiging kalaban ng mga taong nakaligtas. Ayun na nga. Mula sa thermal pulse at shockwave. Ang mga taong na-expose sa radiation ay maaaring magka-cancer o leukemia. Tinatayang aabot sa mahigit na 500,000 katao ang masasawi mula sa pagsabog ng nuclear missile at pagkamatay dahil sa cancer o leukemia dahil sa radiation.
Ang numerong ito ay maaaring mabawasan sana kung magtatayo o gagawa ang mga tao ng nuclear bomb shelter. Pero ito ay imposible dahil hindi lahat ng tao ay makaka-afford nito. Ating makikita na hindi kaaya-aya ang dulot ng pagsabog ng isang 800 kiloton nuclear missile. How much more kung ang papasabugin ay ang 100,000 kiloton or 100 megaton nuclear bomb na char bomba na ginawa ng Soviet Union noon? Naku po. Nakakatakot, hindi ba? Hindi ito exciting tulad ng sinasabi ng iba. Sa inyong palagay, dapat na bang tigilan na ng ibang bansa ang paggawa ng nuclear weapons? Pero ayon sa kanila, dahil sa nuclear missiles ay nagiging safe sila dahil walang magtatangkang manggulo sa kanila dahil meron silang nuclear weapons. Pero paano na lamang kung ang pangulo ng isang bansang may nuclear weapon ay bigla na lamang gamitin ang nuclear weapon para sa pansariling interes nito? Isa ito sa mga rason kung bakit noong 2017 ay nagkaroon ng kasunduan na tinatawag na Nuclear Weapon Ban Treaty ang ilang mga bansa. Ayon sa kasunduan, ang pipirma at magraratipika ay hindi na pwedeng gumawa ng nuclear weapon, bumili, mag-test, maglikom, at pati na rin ang pagbabanta sa paggamit ng nuclear weapon. As of 2021, 86 states na ang signatories ng naturang treaty, pero 60 pa lang ang nagratipika. Ang Pilipinas ay lumagda at nagratipika na. Pero ang malaking problema, ang mga malalaking bansang may maraming nuclear weapons ay hindi pa lumagda at nagratipika. Nagaya po ng Amerika, China, Russia. Kung gusto mong makita ang listahan ng mga bansang pumirma at nagratipika sa treaty, i-click lang ang link sa description section. Okay, so that's it guys. Yan po yung mangyayari mga sangkay kung sakaling magpapalipad ng nuklear. So buong NCR, segundo lang mga sangkay. Ganyan po kalala. So let's pray na hindi na po tayo umabot sa ganong klaseng... Ako, malala po yan mga sangkay. Hindi po yan katulad ng digmaan noon na kaya po makipaggapangan, mano-mano. Wala po mga sangkay. Isang lipad lang, tapos. At hindi po yan pananakot. Yan po yung realidad. Kaya nga po pinagbabawal sana yan. Kaya nga lang matitigas ang ulo ng Amerika, China, Russia, North Korea at iba pang mga bansa. So ngayon mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Tingin ba ninyo makakalaban pa tayo niyan mga sangkay? Tingin ba ninyo safe ang Pilipinas sa nuclear? Well, ano po ang inyong mga opinion? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Sana yun, Sangkay Revelation. Hanapin nyo na lamang po sa YouTube, okay? Hanggang dito na lang. This is me, Sangkay Janjan. Maraming salamat. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.